pag nagpapatrabaho sila, kahit wala silang maibigay muna, ayos lang sa amin. Hindi naman kami nagaan. Kahit anong oras, pwede nila kaming kunin dito, magtatrabaho dyan. Ako pa yung sinabihan nila na huwag ka makialam. Minsan, gabi, umiiyak yan. Tinanong ko yung mama, bakit ka baga umiiyak? Dos tayo dyan. Dyan may train. Possibly. Oo. Nakan dyan ang train. Ay, grabe naman. Para saan ba tag-frontier ka? Oo. Ganda ba ka? Dumudulas-dulas. Parang di ko na nga pinapa-under. Una-under na lang. Diyos ko. Dito mas agilit i-ano. May bato-bato. Ay, nako. Puno na yata yung ano. Ay, nako. Grabe yung daan. Ay. Yung pabalik mo ito, no. Mas mababa na naman mamaya. Mag-tricycle na ako mamaya. Wala akong tricycle sa sasakyan dyan. Wala napasok yung tricycle. Ah? Walang tricycle na napasok dyan. Ay, pag na-tricycle pala sila ay ano lang ano. Grabe yung mga... Bulos! Hindi na buka nakapantay yung ano ko, takbo. Puno-puno yata yung gulong ko ng putik. Once again, mga mahal kong viewers, ngayong araw ay nandito na naman tayo sa ating pabahay, kila Buboy Indiano, at ihatid natin yung mga ibang gamit. Ayan, binili namin, lababo, at 16 liters na pintura. Siyempre yung mga pintura na pang wood at yung sa semento. Yun o. Kaya mo rin, ako na lang sa ano, ito, sa plastic. Tulungan tayo ni Rans. Ni Rans Sakalam. Rans Sakalam na lang pala ang YouTube channel mo sana, Rans. Ha? Mabigat? Iwan mo na yung ano na yan. Ipabuhat ko na lang mamaya. Isang timba po yan na pintura para ano, matapos na yung pintura dyan sa bahay nila Buboy. At yung bintana po ay sobrang busy nung ano. Pinuntan mo pala kanina, Rans? Pinuntan mo yung... Rush daw sila nung gawa nila ngayon, gawa ng pipiesta dito. Ah, okay. Hindi siya maka, ano agad? Hindi makadala, ano? Marami siyang ginagawa, puro rush. Oo. Yun na, nagawa na yung ano, harapan. May harapan na din. Sige, mabigat. Mabigat-bigat din. Oo. Dito na lang, Rans. Salamat. Thank you, Rans. Ito na yung ano, oh, ginagawa na. Balkon. Ito yung ano. Andyan yung ano. Yung brass. Tapos itong dalawa na ito. Dalawang pintura sa plywood. Tapos nandyan na din yung varnish para maging ano, varnish lang dito sa loob daw. Ito, oh. Parang ano, wood, ano lang, wood design lang ito, na andyan sa loob, no? Tapos yung ano, sinasabi nyo, yan, try nyo yung lababo. Binas, malaki? Malaki? Magbawas na lang, ano? Pwede mo nang tiktikan. Oo. Tiktikan na lang. Iba yung ano, no? Size na na i-ano? Malito yung pinamitigan yung tabla yung bahay. Oo. Oo, may lababo ka na, Nay!
Ang ginagawa niya po? Nagluto po. Nagluluto? Mm-hmm. Nabutasan na din dito. Parang ang luwang nito. Ito naman, kakantuhan pa yan. Ah, kakantuhan. Binuksan na dito. May ano na tong kwarto ni Nanay Maribik. May bintana na. Hmm. Kasya na yan yung sa buong bahay yan, ano, kuya. 16 liters na ano. Tapos yung ano, yung pang plywood sa magkabilaan at sa ano, sa pintuan. Ano? Sige. Kumusta, Nay? Okay po. Okay po. Nandiyan din yung ano, pako ng yero. Oo. Kalahati yun yung kinuha ko. Tapos yung brass, pang brass dito na yung. Ito yung ano, ipakita ko yung brass. Andito yung brass. Eto, tsaka ito, dyan sa may ano, wood natin. Nay, ano? Okay. Para, ano. Yan, ayos. May ano na. May bintana na. Ito din yung ano. Out na pala ni Kuya, ano? Ah? Ah, anong ulam nyo? Ba't di nagkain dito? Ha? Ba't di nagkain dito? Pero nataw po muna. Pero nang hingi naman ng ulam? Meron po. Mm. Meron na pong kinuhang ulam. Mm-hmm. Ano yung nagawa ngayon, Nay? Ayan po yung sa balkon, ma'am. Ah, okay. Opo, yung pong balkon ang inaano nila. Oo, tinatapos nila yung balkon. Tinatapos po nila. Nananghalian na po kayo? Bago pa lang, ma'am. Kaya po sabi doon na muna po siya kakain. Naiya siguro. Naiya? Mm. Dapat binigyan nyo na ng ulam? Meron po, ma'am. Meron. Mm-hmm. Para dito na makakain na po siya. Sana hindi na mamatay doon. Ano, camera ko namamatay na din. Ay. Ayan, okay na siguro ito. So, ayun. Na, andito na naman ako at yun nga, hinatid ko yung pintura, Boboy, para matapos na yung pintura. Kaya mong pinturaan yung taas na yun? Ito, ma'am? Oo. Kaya, ma'am. Makaakit ka doon? Hmm. Okay. Kaya naman po. Oo. At palagyan na lang ng ano yung kahoy na ilagay dyan. Ano na lang. Sanipa na lang. Sanipa. Oo, yun na bibiling sanipa na pa ganun. Ipapa-estimate ko lang. Na po. Oo. Sige, ma'am. Sanipa na lang para magandang tingnan. At yun nga, nandito ako, Nay, para kausapin nyo yung may-ari ulit nitong puno. Wala pang ano, Nay? Wala pang decision? Wala pa po, ma'am. Hindi pa po dyan na-uwi. Nasa medical pa. Oo. Sabihin nyo po, tanongin nyo kung ano. At itong apat ang ipaputol natin. Okay, please ka. At kailangan mo ka mo tanggalin yan. At ang sabi din ng mga viewers natin, mahirap yan. Kasi kung may nabagsakan dyan, either hindi nila papakialaman yun. Okay. Siyempre, magsasabi nila ay wala kaming pananagutan dyan kasi ano naman yan. Gulo nga po ang ano yan. Oo, kaya makiusap ka ha, Nay, na ano po, ibigay na lang natin. Oh, sige po. Oo. Sabihin mo sa kanila, wag yung ano po at para matapos na yan yung iniisip natin dito, yan na lang yung ano. Okay. Salamat nga. Oo. At mahirap din yung, syempre, kinakaba ka lalo kung may bunga yan, may bagyo, di ba? Pinapakawit nga po yan, sabi. Pinakakawit ng may-ari. Mm-hmm. Eh, sabi naman nung magkakawit daw, ano, hindi daw niya kakawitin kung may babagsakan niya. Kasi baka siya daw pa ang maano. Oh, yun nga yung problema. Dapat i-ano niya yan, ipaubayan na niya, naputulin para wala na siyang maging isipin. At kasi kung mamunga yan, hindi nga naman siya makaka-harvest. Di ba, Nay? Opo. Oo. Yun. At ano, patapos na ito. Wala na sanang maging problema para ano, tuloy-tuloy po. Tsaka ang hirap yung ganun na... Eh, ano?
Oo. At syempre, magiging topic at topic natin yan at yan yung issue ngayon, di ba? Yung ano, ayaw nilang pag ano eh, lupa mo yan. Sige po, nanin ko po pag dumating po si La Maring Tese, kahit si Paring Joseph po, kung umuwi po mamayang gabi. Ang lima lang naman po. Yung oo, kami. Yung sa fervor pit niya, oo, papatsyenso natin. At ako na lang din bahala sa pagpatsyenso, basta ano po, ihanapin niyo yung magyatsyenso, no? Tapos kung may mag-uwi ngayon, magpaalam po kayo sa kanila, no? Opo. Oo, at sa akin naman, kumukontak din sa akin yung kapatid nung sabi niyo may ayaw, yung mismong panganay. O, asawa po kasi noon ang sabi nagtanim, pero hindi po naman magkagalit-galit po kasi yung mga ano. Oo. Kinontak nila ako na yung bayad din daw ng puno ay dapat hati doon sa nagtanim at doon sa nagsasabing may-ari. Kausapin mo din po sila, Nay, kasi kumontak na daw. Hindi naman natin, ano, lupa, yan ang lula mo. Ang masusunod dyan sila. Si lula, yung matanda nga ang ano dyan, Nay, okay. Ang kausapin mo at siya naman po ang magdi-decision kung sinong Poncio Pilato magsabi na, ay, wag, ang bayad niyan ay ganito, ganyan. Hindi po sila masusunod kasi hindi naman sa kanila po, ano. Yung pong mismo, matanda. Ang... Oo, mismo. Yun daw ang sundin mo, sabi ng panganay, kasi yun yung panganay yung kausap ko, ay, pati yung kanina. Po. Kaso, po. Ma'am, kahit naman sundin natin yun, kahit sundin yun ni Mama, yung sinabi ng matanda, hindi pa rin yun, ma'am, kasi si kuya, may ano pa yan, magagalit at magagalit yan, gusto niyan, ano, katulad nung ano nga dito, ma'am, na sabi, kulang pa daw itong bayad nito, ipinakita ni Mama yung kasulatan. Oo. Ay, talaga pinapadagdagan pa? Sabi po nila. Ay, nung napatayo may, nung napatayo na ito. Ay, naisanda ko nga po ito. Wala silang sinasabing ganun po, ma'am. Pero nitong ano na, nakatayo. Ay, pang ano na na yan, Nay. Ang sabi, yung nga po yung balak na paputol to. Tapos pinadadagdagan yung bayad ng lupa? Ay, sabi po ay... sa 10,000 lang daw po ang naibigay pa nung asawa ko. Yan po ang sabi nila, pero meron kami pinanghawakan. Oo, may kasulatan. Oo. Yan yung sinasabi ko, Nay, na pag wala kang prueba, ay talagang lolokohin ka at lolokohin ka ng ano, kahit pa yan ay kabarangay mo. Kung may gusto talaga, grabe ano, grabe talaga ang mga ano nila. Eh, buti na lang po, meron kami kasulatan. Kaya lang, ewan ko kung bakit po ganyan. Mabait naman mo yan. Hindi kasi, isa lang yun, Buboy, hindi naman tayo yung 2 years old para hindi makapag-intindi ng mga bagay-bagay. Okay. Ano, isa lang, nakikita nila na napapabahayan kayo ng maayos, maganda. Eh, ang akala nila, meron na kayo, kaya... sinasamantala na padagdag dito, padagdag doon, ang gusto nilang mangyari. Pero sabi naman po nung matanda, ay bayaan na po yan at nakapirma nga daw po sila dyan. Ibig sabihin talaga po na nasa papel na pinirmahan nila, nandun din po yung presyo ng kabilihan dito sa lupa. Grabe naman, pag ako na ay parang dito, ginaganyan ako, ma-i-stress ako sa kapitbahay na ganyan. May mga pirma naman po sila. Oo, mamaya, tulad ng sinabi ko nung nakaraan, baka pati damo, papabayad nila ay. At yung ano baga, yung gustong-gusto nilang magkapera, parang ganun, diba? Pero sa kanila naman ito, 'di ba? Itong mga ano na ito, new gun. Po yan dyan. Oo, ba't kailangan nilang ano? Hindi ko alam. Hindi naman yan ganyan yan. Ewan kung ba't nagkaganyan yan sila. Yan nga. Yan lang yan nagkaganyan eh. Oo, nag-iiba ang ano ng tao talaga pag may nakikita sa ibang tao. Yun yung sinasabi nila na ano. Yan yun ah. Sigad na bahala, basta kausapin mo, Nay. O, nang masinsinan para ano. Kasi, maliwanagan yung isip nila. Oo. Saka para hindi sila mag, ano po, hindi naman kami nakikipag-away sa kanila. Ibig sabihin lang, yung konting pakiusap na, ano, sana naman po yung maintindihan din nila. Kasi tao din naman, nakikiusap din naman sa kanila. Hindi naman ano. Yun nga yung ano ko, may pag-usap ka masinsinan na wag yung ano, ipakita mong takot ka kasi rights mo yan. Basta ano po yung
wag na yung may galit na. Basta po kung anong pag-usapan namin. Hindi naman po away din ang inaano ko po sa kanila. O hindi nga away nanay, pero ikaw na yung nakikiusap na ako yung mabayad sa puno. Mm-hmm. Hindi yung makikiplease ka na bayaran mo yung rights mo. Rights mo na yan ay babayaran na natin yun para wala nang gulo. Opo, yun na nga po. Oo. Para hindi naman po ano, babayad naman po tayo dyan sa tatlong puno na yan. Mm-mm. Kung ayaw naman po nilang magpatawad at pilit na kahit pakiusapan ko na lang pag nagkapira kami, bibigyan namin siya. Kung yun nga yung sinabi ko, nay, na ako na magbigay po para hindi yung sabihin mong kung magkapira ka talagang ayaw yan, gusto niya show money yun, gusto niyang may pera dyan. Kaya ang sabihin mo, yung vlogger kinausap kami, nakikiusap, nabayaran na yung mga puno at papaputol na at kailangan na at ayaw niyang madamage yung pabahay niya sa amin, nakakaya naman nga naman pag na-damage yun, syempre maghahabol yung mga yan ng damage. Syempre aanin ko na magpaano ako sa barangay pag may ma-damage dito. Ako na mismo maglalakad niyan kung hindi nila asikasuhin ito. Kung hindi nyo makiusapan. Ako na mismo kasi sabi ng mga viewers natin, rights ko din yun. Kasi pabahay ko yan, ayoko yung mababalahura yung ano ko, di ba? Sige po ma'am, kausapin ko na lang po ng masinsinan siya. Oo. Para po pumayag sa ganoon. Oo, yun kausapin po. Kausapin ko lang ng sila yung nasa mood para maganda yung pag-uusap po. Yun nga po. Okay naman po yun, pero kung dinadala nila sa pwede nyo na pong isangguni kay Kapitan at pwede na doon kayo mag-usap-usap para maging okay. Hindi naman yun talaga may pag-away kayo, yung idaan nyo lang sa legal way ang tawag doon na mas kasi legal yun kaysa yung kayo-kayo lang nag-uusap, walang makarinig na opisyales. Mas makakagawa sila ng mas ano pa dyan kung hindi nyo idaan sa legal way. Yun po yung ko din. O nga po. Sige po. Kasi parang yun, nay, nag-usap kayo na 1,000 sa isang puno. Nung next na nag-usap kayo, naging 1,500 na 2,000 na. Kasi walang mga officials man lang na tumulong sa inyo para makipag-agreement sa kanila. Kaya pwedeng-pwede kayong lokohin, nay. Yun yung punto namin. Oo. Kaya kung meron dyan mga kahit officials man lang, mga kagawad, kapitan na naandyan na, sige, clear na tayo sa ganitong usapan, bibigyan na namin yung bayad. Kung naibigay na, na yung araw ng pagbibigay ng bayad, yun na yung exact, hindi na sila mapagpadagdag ng kung ano-ano mang presyo. Ganun po yun. Oo. Marami naman po din ang sasabi. Oo. Sabi nga kanina, may tao dyan kanina na tingin dito. Oo. Sabi nga niya, sayang kung naputol yung puno para maluwag sana. Medyo maluwag, tsaka magandang tingnan, pantay yung bubong, kagaya dito. Mm. Sabi, nag-ibig nga po ako, sabi ko, wala pong ayaw pumayag. Pinakikusapan naman namin, ayaw naman pumayag. Sabi niya, sa totoo lang, hindi naman nakikialam. Binili yan, kasama yan dapat. Sabi. Kasama dapat yan. At saka, wala na silang pakialam dyan kung itong punong ito nandyan. Kasi binili na yan ni mama mo. Yun po ang sabi. Sabi ko, nga po, nandun po tayo. Kaya lang, mayroon po nga makipagtalo. Yun yung naiwasan ko sa din na syempre may kaaway. Ako din na tumutulong pumupunta dito sa inyo, ayoko din na may kaaway. Kaya nga iladaan natin sa legal way, nay. Kausapin nyo na may kasamang opisyalis para hindi na sila makapagpadagdag ng kahit anong presyo na gusto nila. Kasi wala silang nay ay yung nagsabi din sa akin yung parang panganay ay ang magde-decision daw yung nagtanim at yung magulang. Apo. Oo. Yun nga po yung, kasi yung matanda naman po talaga ang nagsabi ka,
1,000 kung babayaran nga po. Mm-hmm. Pwede sa kailangan niya ng pera. Oo. Pag isa noon, niya. Gawa nga po ano? Na magpa-check up nga daw po siya. Sabi ko, ibayaan mo. At pagdating ni mom, sasabihin ko na lang na payag ka sa ganung presyo. Ngayon po nung narinig nyo naman po yung sinabi ni Maring Tese na hindi papayag lang sa 1,000 yung asawa niya. Mm-hmm. Kailangan asawa yun nga, Nay, na nakapagsalita mm-hmm. si Nanay Tese mm-hmm. ay siya ay manugang pala dyan. Wala daw siyang alam dito sa mm-hmm. mga nyugan na ito. Sabi nung apo nung matanda, kasi siya yung conversation ko, yung magulang niya na panganay na anak nung may-ari nitong nyugan. Saka sabi naman ni Lola Tese po, sabi naman sa amin mm-hmm. ay sa kung sa akin lang anya yan, walang problema. Kahit putulin niyo na 500 ng isa, walang problema sa akin. Eh kaya lang hindi sa akin yung asawa ko ang ano na ang ano yung makaka ano niyo diyan. Hmm. Sa kanya po walang problema. Eh yung sa akin naman kung asawa ko yung niyan, pwedeng ako pa yung makiano ay makiusap. Kasi asawa ko yan ay alam ko yung hmm. ano. Oo nga po. Oo. Kanya-kanya ring ano po ay. So, mabait naman po yan sila, kaya lang iwan mo bakit nga pag nag-iba na nakikiusap kami, hindi naman kami pinagbibigyan. Kaya nga nabanggit ko po kahapon sa inyo na bakit pag sila naman may kailangan na ano na hindi naman binabawi ano ma'am yung ano. Hindi na yung binabawi sa kanila. Pag nagpapatrabaho sila kahit wala silang maibigay muna, ayos lang sa amin. Hindi naman kami nagaan. Kahit anong oras, pwede nila kaming kunin dito, magtatrabaho dyan. Wala mong problema sa amin. Nakita ko nga, pagod-pagod na ka dito sa pabahay. Tapos paghapon, kukunin kayong tagabuhat ng palay, yan diba? Po, okay. Hindi man lang kayo nagre-reklamo na ano, diba? May, alam niyo pang may project tayo dito. Mas inuunan niyo pa yung minsan yung sa kanila, diba? Oo, oh, at saka, ganun po kasi talaga ako, ma'am. Ayoko po kasi na yung... Ibig sabihin, ayaw ko na masabi, makarinig ako ng salita na paru, kahit isang beses hindi ako nagpayag, ayaw ko makakarinig ako ng salita na sasabihin, anong bagay yan? Pinakiusapan naman. Hindi man lang umano. Ayaw ko po kasi ng ganun. Ay gusto ko po kasi, wala akong marinig sa kanila, wala akong problema sa kanila, wala silang problema sa akin. Yun po, ano po. Maganda yung ano na attitude na ganun, Bubay, pero... Ano, syempre, mas ano hindi natin yung rights natin kung... Opo, ma'am. Tama naman po kayo. Eh, yun nga po. Eh, kakausapin po ni Mama. Siya naman ang kumausap at ako. Tinausap po naman na sila. Siya naman ulit ang mga ano po. Para pakasakali, umayag sa kanya. Yan na lang yung ano natin, plano natin na ano. Opo, sir. Kung ayaw niyang makipag-usap ng ganun, samahan kita kay Kapitan. Ano? Doon na lang mag-uusap-usap para matapos na yung usapan na iyan. Hindi naman po sa pang ano na naghahanap tayo ng kaaway, hindi. Hmm. Sila po yung ano kasi tayo yung mapapakumbaba na imbis right nyo yan, babayaran nyo pa nga sa kanila. Ibig sabihin tayo yung nagpapakumbaba. Yung gusto nilang mabayaran, yung gusto nilang bayadan, babayaran natin. Pero yung hindi sila napayag kasi ano, sana nga po eh pumayag na at para matapos na ang ano usapan mm-hmm. para mapaputol na po, sana po pumayag. Yun naman po lagi kong oo ngayon na ikusapin niyo pag may uuwis sa kanila diyan sa bahay nila, usapin mo. Tapos pag napayag mamayang hapon puntahan niyo yung chenso. Opo, sige po. Ay papachenso na yun para ano mm-hmm. para matapos na yung ano natin. Isipin natin dyan. At kahit nasa bahay ako, iniisip ko. Sabi ko, grabe naman. Ngayon lang ako naka-encounter ng mga ganitong bagay. Kasi na nung nagbili ako doon, 15x15, 150 mm-hmm. square meter yun. Yung sabi kong doon ko sana kayo patayuan. Opo. Madami din po yun yung... Ang usap namin nung pinagbilan ko ng lupa ay... kung ano yung nakatanim dyan, sa inyo na yan. Mm. Kaya ang ano, hindi din pare-parehas pala ang tao. Opo, hindi. Kasi ko, dito po, ganun siguro po ang patakaran dito sa kanila. Hmm. Kaya
eh wala pong magagatgad kung ganun po ang patakaran kasi dito. Kasi kahit po yung dito ma'am, yung may bahay dyan sa may ano, yung nagbayad din sila eh, ng bawat isa niyan. Magkano? Sa pinagtayuan. 1,000 daw po. Oo, yun nga. 1,000 po, bawat. Kaya yun, huwag na silang ano po at para maayos na yung ano natin. Sana nga po pumayag para, siyempre, pare-parehas naman din makikinabang kami. Papakinabangan namin yung kahoy. Mm. Sila makikinabang din naman. Mm-hmm. Tsaka kailangan din siguro nila kasi mayroon nga silang kunting ano, problema. Mm-hmm. Sana pumayag naman. Mm-hmm. Yan, medyo lumalalim na yung samahan natin. Ilang part na yung ano natin, yung... Vlog. Nasa 30 na. Pang 30 na po ngayon, ma'am. 31 na nga. 31 na nga po. At yung pong mga to review, yun na nga po yung nag-chat yung anak nilang panganay. Nag-ano po sa inyo. Pag yun daw po ay nandiyan na sasabihin nung bata, yung pong makulit na bata din. Oo, inaabangan. Opo, inaabangan. Sasabihin nun, Lula, Lula, nandito na si Lula Maribik. Dali na, 32 na. Gaganon daw po yung bata. Sabi ko nanonood po sila. Parang kailan lang ano. Opo, sabi niya. Doon sa episode, ay doon sa part 1 natin na yun. Grabe, parang ano ka nun. Sabi ng mga anak daw po, Lula, Lula, si Lula Maribik, artista na, nandito na sa TV. Natutuwa ako dahil mangkukulit ng mga bata na yung anak po nung laling yun ay. Yan, grabing ano. Nagpapa-shoutout nga po yun. Ah. Sabi mo kay Ma'am Alma, shoutout kami. Oo. Mga to review family. Oo, shoutout sa to review family. Yung nagko-contact din sa akin. Yan, salamat. Ito, Ma'am. Salamat, Lugoy. At lagi daw po sila nakaabang dyan. Mm-hmm. Naantay po nila talaga kung ano. Ano yan, ano Nay, nung part 1 natin, alalahanin nga natin kung ano yung mga nangyari nun hanggang part ngayon. yung part 1 nun, wala ka nun. Dalawa apo. Lang kami ni nanay nag-vlog na. Dalawa lang po tayo dito na nagbablog. Yung part hanggang naman, sa po. Doon na yung usapin na po doon kay nag-boom kasi nagpakita Buboy. Yung Indiano, si Buboy. Hindi naman, ma'am. Oo. Eh, yung sinabi ko lang naman po, yung nakita at narinig ko rin. Oo. Yung totoo lang, ma'am. Mm-hmm. Eh, talaga naman, yun naman talaga ang nangyayari dito eh. Kahit nga nakatayo ako dito eh. Sinasabihan ko sila na bukas na lang kausapin si mama at nang hindi kayo lasing. Ako pa yung sinabihan nila na huwag ka makialam. Tapos iduro-duro nila ako. Hindi ko po makalimutan kasi masakit ko sa kalooban ko yung iduro-duro ako. Wala, kahit sinong tao ma'am, wala pang nagduro sa akin, sila lang. Opo. Yun po ang ano ko. Sila lang talaga. Tapos? Ngayon ba, Buboy, ngayon, siyempre, naka ilang vlog na tayo. Nag-contact na ba sa inyo para humingi ng... Wala pa, ma'am. Wala naman po. Wala naman po, ma'am. Wala naman okay, po kontak sa... Pero yung birthday ko, ma'am, yung asawa ko, nagbati po yan. Paano ka binati? Doon po sa cellphone ng kapitbahay namin. Anong sinabi na? Eh, basta po nakalagay doon, happy birthday, agum. Ganun po. Kaya hindi naman yung sana hindi natin ilang niya kung happy birthday. Na parang sabi ko eh, kahit naman ano po eh, baka ganyan-ganyan lang yun. Para makabalik o ano, sabi ko hindi. Paano na yung babalik nga, yun yung tanong ng mga viewers natin, kung babalik sa inyo yung si Agum? Ay, hindi na po ma'am. Siguro, hindi na muna po. Parang masaya na po ako kahit ganito. Na walang asawa. Okay naman. Napatawad mo naman. Napatawad ko naman po sila, ma'am. Mahal ko sila eh. Wala naman, hindi naman po tayo Diyos para hindi natin kaya magpatawad. Diyos nga, nagpapatawad. Kaya po, pinatawad ko na sila sa lahat ng ginawa nila. Kahit hindi man po sila humingi sa akin ng sorry or ano, bahala na po sila. Basta po ako, ganito na lang, masaya na lang ako. May dalawa pa naman pong ako nga, no? Mayroon pa doon pong anak. Mayroon pa nasa Mandalu yung kupang anak. Yeah. Dito na lang po ang focus ko sa kanila muna. Pero kung babalik siya, tanggapin ko pero hindi po magsama kami. Ganun lang.
parang magkaibigan na lang po. Oo. Mm-hmm. Uwi siya dyan. Yun din po yung dyan. Suggestion ng mga viewers natin na sabi nila, patawarin ni Nanay Maribig pero yung babalik sa inyo dito, kasi may lamat na ay, di ba? Mm-hmm. Hindi na may babalik yung... Hindi na po. Kaya, ganun po. Kaya, patawad ko naman po siya sa mga ano niya sa akin. Mm-hmm. Yung pipilitin niya kung, ay na halimbawa, inaakala pa niya makisama pa ako sa kanya, hindi na po. Mm-hmm. Si mama po kasi, ma'am, sa totoo lang. Dati, nung unang nagbablog kayo sa amin. Si mama, alos, walang minsan, gabi, umiiyak yan. Tinanong ko yung mama, bakit ka ba umiiyak? Ano ba ganun problema? Naiyak siya kasi sabi niya sa akin, bakit ganun ni hindi man lang ako yung inano nung asawa ko, sabi niya, ni Papa. Imbis na siya yung ano, kampiyan o kaya siya yung silang dalawa yung magsabi dun sa kapatid ko at siyempre dun din sa manugang nila. Na kung sumagot din, eh, balahura din. Mm. Eh, hindi po eh, nangyari. Ang mas kinampihan niya, yung manugang niya. Kaysa kay mama, tapos si mama pa yung lagi nilang inaano, naaway. Pinagtutunan talaga. Tsaka, doon po ako nagalit talaga, ma'am, sa... Hindi ko sila nasaktan, hindi ko sila nasabihan ng ano, pero nagalit po talaga ako kasi nung nakita ko na pinagtutulong-tulungan si mama, tapos sinabihan nila ako na wala akong, huwag akong makialam, dinuro-duro nila ako. Tapos, yung minumura-mura yung nanay ko sa harapan ko, nung manugang niya na babae, na kung tutusin, wala naman siyang karapatan na magsalita ng ganun sa magulang namin kasi hindi naman nagpapakain siya sa magulang namin eh. Siya pa nga, si mama pa nga nagpapakain sa kanya. Oo, yun siya yung, siyempre manugang lang siya, parang inano lang ng kapatid mo, opo. Anak ni namin. Kinampihan niya kasi asawa niya, yung kapatid ko. Kaya kinampihan. Hindi ko lang din po alam kung bakit si Papa, dun din sa kanya umano. Hindi dito, kay mama. Yun pa din yung iniisip niyo hanggang ngayon? Nay, yun pa din ang iniisip mo hanggang ngayon? Ay, binaliwala ko na po, no? Hindi ko na po iniisip yung kung yun ang pinili niya. Doon siya masaya. Ayos lang po, ma'am. Tapos okay lang po yun sa akin. Sinabihan nila si mama na ano bang naitulong mo? Ano bang ano mo? Hindi nila naisip yun. Dapat isipin man lang nila yung paghihirap din ng magulang namin sa kanila. Tsaka yung ano po, yung sakripisyo na ginawa ng magulang namin, yung ang tagal na panahon na kasama sila. Mm-hmm. Dapat pinahalagaan din po nila, hindi yung binaliwala nila tapos mas inano nila yung manugang niya na babae. Hindi nila. Yung mahirap din na nangyari kaya si nanay siyempre, naging ano din yung loob niya. At parang nakikita niyang hindi ka kinampihan na ano, masakit talaga. Parang, opo. Parang, senaryo na gano'n. Pinili niya po, parang, yun ang kinampihan niya. Sinigaw pa nga po dyan na, mas mamahalin ko yung manugang ko kaysa sa iyo. Yun po ang sigaw niya. Totoo po yan. Eh, siyempre po, sama-sama ng kalooban ko noon ay. Nung mga araw na yun, nung isigaw po niya yun. Marami pong nakakarinig doon. Hinamon pa nga ako niyan eh. Hinamon pa nila ako, lasing sila, mga lasing. Nung araw na yun, nandiyan kami. Eh, sobrang dilim dito, ma'am. Kasi, dyan, walang ilaw dyan sa daanan na yan eh. Mm-hmm. Sabi ko, tara na, inaawat ko si mama kasi hindi talaga nagpapatalo rin si mama kasi siyempre, magulang yan. Alam nga naman na pabayaan na lang yung ganun na sitwasyon na halos binabastos na siya. Mm-hmm. Siyempre, sabi po nung babae, niya, bukas, ipapabarangay ka namin. Sila sabi po nung manugang kung sabi ko, aantayin ko kayo sa barangay. Magbarangay kayo, aantayin ko naman kayo, harapin ko naman kayo. Titingnan natin kung sino yung nagsasabi sa atin. Ang totoo, sige daw, yung paglaban-laban mo sa akin, yung pagsagot mo sa akin, tingnan ko kung sino ang mali. Tsaka ma'am, ang inayaw ko rin dun sa babae na yun, hindi ko naman sinisiraan. Kasi ultimong kapatid ko na yung isang kapatid ko na babae,
siya naman ang nag-chichismis dun eh. Mm-hmm. Na i-ano dito sa, kikwento dito sa kapitbahay na yung kapatid kong babae ay ganito, ganyan. Sino daw ang kasama. Kaya nag-aaway yung dalawang mag-asawa eh. Kung ano-ano din yung sinasabi niya dyan sa kapitbahay. Tapos malalaman ng kapatid ko nandiyo sa kapitbahay, sino nagsabi? Mm-hmm. Tinatanong ng kapatid ko, sino nagsabi? Yung si ano, si Mayra. Grabe. Kaya nga, siraan na kahit magkakapatid. Mm-hmm. Pero ano, pas na yun, parang ano lang natin na napagdaanan lang ng kwentuhan. Pero na-remind lang, syempre kung saan tayo nagsimula. Madami din tao umabang sa inyo, buboy, at yun nga, kakaiba din yung kwento ng buhay. Buhay nyo, nanay mo. Tsaka hindi ko naman po asalain nyo na gano'n. Pag-iisipan kami ng masama. Na ultimo na magulang ko na lang eh. Pinag-iisipan pa niya nila kami ng masama. Oo. Aminin ko po. Tumabi yan. Magkatabi po kami ni Mama kasi sa takot ni Mama sa kanila na puro pagbubanta ang ginagawa nila. Pati sa buhay ko, Ma'am. Siyempre, protektahan ko rin yan. Magulang ko yan. Di bali nang ako maano, wag lang yung magulang ko. Kasi yung sa pagsasal... Kaya pala, yun yung reason. Hmm. Sa pagsasal... Bakit that day na nagtabi kayo sa kama is nag-aaway-aaway na kayo? Oo, Ma'am. Talagang ano... Mga galit na po. Galit naman talaga sila. Okay. Kay Mama. Tapos, galit na talaga. Tapos, pag nandyan ako, yung... Kumbaga, pag ano, nandyan ako, hindi naman nila sinasabi kung anong problema nila sa akin. Laging si Mama ang pinag-iinitan nila. Eh, ang gusto ko lang naman, Ma'am, yung dapat sinabi rin nila sa akin kung ano yung... Para alam mo din. Oo, para alam ko din po. Mm-hmm. Eh, bigla sila nagbibitiw ng salitang ganun eh, na... Huwag kang akin dito. At pag ikaw umakyat dito, gigilitan kita ng leeg. Sabi pa nga po yun, palayasin mo na yan. Sabi po, palayasin mo na yan, anak mo. Yung po, lagi na. Sabi ko, bakit ko palalayasin anak ko yun? Hindi ko yan palalayasin, dinala ko yan dito, tapos papalayasin ko yan. Eh, anak ko yan. Ano mat mangyari dyan, sagutin ko yan, magulang ako yan. Bakit tuturuan ninyo kung palayasin ko siya? Saka, sa akin, Ma'am, bakit pinag-iisipan nila yung porkit ganun na nagkatabi kami ni ng mama ko na matulog, bakit nag-isip sila ng masama? Kasi, ultimo, Ma'am, ako, sa sarili ko, meron din akong mga kaibigan na nakikita ko magkatabi yung magulang nila. Mm-hmm. Pero wala ang isip, Ma'am. Wala din. Mm-hmm. Kahit ang edad nila ganito, binata, magkatabi sila ng magulang nila. Nakaintindihan ko naman kasi ganyan din yung si Kuya Marcos mo, si Mr. Ko. Mag-isang anak yan na, anak, solong anak. Siyempre yung nanay niya, hindi niya naman kasama sa bahay. Kasama, opo. Pag magkasama sila at nagkatabi, okay lang. Mm-hmm. Mas na masaya pa yung pakiramdam ko kasi, siyempre nakita ko sweet siya sa nanay niya. Sa nanay niya, opo. Masaya ako kasi may galang siya sa nanay niya. Mm-hmm. Siyempre kung ano yung itrato ng asawa ko sa nanay niya, ay alam ko yun din yung trato niya sa magiging asawa niya. Opo. Yung asawa niya, di ba? Mm-hmm. Kaya yung mga ganyang bagay, dapat lawakan sana yung pag-iisip, hindi yung pag-isipan ng kung ano-ano. Hmm. Ganun po talaga siguro ang nila. Pag-iisip nila, Ma'am. Oo. Doon din naman tayo parang, syempre ikaw, inabangan ka ng tao dahil doon sa kwento na yun, na pinag-isipan ka ng mga kapatid mo, di ba? Pero, oo, mali man yung way na yun, syempre, lalo na kayo, bad record yun, yung ganun na ano. Oo. Pero, syempre, nakilala din tayo ng sponsors natin dahil doon sa nangyari na yun, sa kwento na yun. Kaya, okay din. Opo. Yung pero, ikinabunga nun. Opo. Opo. Nagpapasalamat naman ako. Tsaka, ito sa mga tumulong sa amin, kayo, salamat po ng marami. Ibig ko po sabihin, yung sa akin, katotohanan lang. Oo. At talaga, wala naman po. Wala talaga kaming ano ni Mama. May relasyon man kami ni Mama, bilang magulang ko. At ano naman po, ang ibig ko sabihin, ano naman po ngayon kung maglambing ako sa magulang ko, masama po ba yun? Yun po ang tanong ko sa kanila. Eh kung yung iba nga eh, kung makapaglambing sa magulang eh, halos yakapin, halos ano,
wala na nag-iisip, walang nasasabi. Kaya ako, ngayon ko lang nakita yung magulang ko, ang dami ko lang narinig, ang dami ng isyo. Yun po ang ano ko. Di sana, nilawakan nila yung isip nila. Kasi nung, alam ko naman mami, alam ko sa isang tao at marunong akong magbasa ng isang tao na kung ayaw sa akin, alam ko po yun. Kasi nung unang dating ko dito, alam ko naman na tanggap nila ako pero labag sa kalooban nila. Alam ko po yun. Mga tingin pa lang nila kahit di sila nagko-comment sa akin, nagsasabi sa akin. Alam ko po, sa galaw pa lang nila. Kaya sana dapat na kaintindi sila at hindi sila nag-isip ng ganun sa akin. Yun din, masakit din talaga sa kalooban yung ganun na pag-isipan ka ng ganun, di ba? Mm-hmm. Ano yun, sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, maling-mali yun. Opo, ma'am. Oo. At saka, ako ma'am, sa totoo, yung nag-alaga sa akin, yung sinasabi kong kababayan nyo nga, yung dati nung natutulog kami, magkatabi rin kami nun, wala naman silang ano sa amin. Hindi naman kayo nagka-issue? Wala po. Kahit andun yung ano, yung mga kapitbahay namin, minsan andun pa natutulog sa amin. Wala naman. Oo, kasi noon ngang unang panahon, lahat ng pamilya magkakatabi, di ba, Nay? Opo. Wala namang kwarto-kwarto noon. Opo, ma'am. Yung pong inano ko sa dibdib ko, ma'am, na kung bakit nag-isip sila ng ganun. Siguro sa, ewan ko kung bakit, pero kasi dapat binigyan nila ng ano yung sarili nila, hindi yung puro inom, para nakapag-isip din sila. Yun po yung araw ko. Nandyan. Tingnan mo dyan, baka nandyan. At sa oras na ito, ay naisipang maglinis ang mag-inang Buboy at Nanay Maribel. At ako'y natutuwa at malapit na itong mayari. Ito yung ano? Ito mag-inisipay ito, Buboy, ma'am? Apo, ma'am. Kaya mo man pagyari, malinis lahat yan. Hindi ko kalain mo na magkaroon ng ganitong ano, tahanan. Opo, ma'am. Tulong ninyo po, ma'am, at tulong sa itaas. Kaya po yan. Opo, kaya... Yan, sa may ano, may sanita pa po yan. Nung huli na namin yung sanita para ano. Sinabi niyo din na wala kayong walistang gunay, ano? Opo, ma'am. Yan, sinabi po nung ating foreman, ma'am, na bili ng tambo. Para ano, tingnan natin dito sa loob. Para mawalis ang kuin, ma'am. Walang walistang po si Buboy. Wala, ma'am. Iniputan na nga ng manok. Ha? Iniputan na ng manok. Yan? Iipot na. Malilinis na ito, ma'am, pag basta matapos na yung ano. Oo, matapos. Kasi pag nilinis ito ngayon, tapos papasok uli, madumi na naman. Maganda yan, may doormat kayo. Opo. Tawag doon yung doormat po, ma'am. Ay, doormat ba yun? Doormat? Yung pamuna? Yung map. Yung map, pag-map dyan. Opo. Oo. Para hindi basahan na ganyan ang pamunas. Tapos ang ganda na nito pag malagyan ng ano, yun ba lahat ang ilalagay ni Kuya? Yung tiles. Opo. So, ang ganda po. Para ano. Maganda. Kasi ito ay double walling natin. Basta pag ano na yung ano kahoy, i-double walling na yan, o. No? Sige po. Oo, tapos punuin na natin ng gamit. Oo, baka isang lang mo din. Hindi po, ma'am. Hindi po naman ako maano magpasanla. Sasanla. Ulam ano po kapag ano yung sinanla sa iyo na, yung sinasanla. Na. Yung mga gamit mo, mga pinggan, pati pinggan, kutsara. Yung speaker po, ma'am, na gantong kataas speaker. Mm-hmm. Dalawa po yun. Tapos yung washing. May lagayan ka na rin ng ano, pinggan. Tapos, nanay. Okay. Oo.
Marami kompleto po na doon. At sana maging masaya ka sa mga blessing lahat po na yan, oh. Iingatan ko po yan, nanong ma'am. Oo. Pag-iingatan ko po lahat ng dumating na blessing sa akin, lahat ng mga taong nagtulong at nakaunawa sa amin. Oh. Ako yung papasalamat sa kanila at naunawaan nila kami, ganun yung buhay namin. Ngayon po ay unti-unti pong aangat niyan. Oo. Sa tulong po ninyo, ma'am. Oo. Yan ay walang anuman na kasi kami, yan yung ano namin ay yung target namin yung makatulong parang sa inyo. Opo. May matatapos talaga. At alam ko yung mga viewers natin tuwang-tuwa din kasi naibigay ko sa inyo ito lahat. Opo. Naibigay tulong ng mga sponsors natin, syempre mga viewers natin. Kung wala man sila eh, wala man tayo dito, di ba? O, isipin mo daw yung isa lang yung nanonood sa'yo, Boboy. Opo, ma'am. Totoo yan? Oo, di ba? Opo. Totoo po yan at siyempre, wala po akong ibang masasabi kundi magpasalamat din sa kanila, sa inyo at sa Panginoon na nagkaroon kami ng tiles na bahay. Hindi pala nalagyan dyan ano, sa part na yan, ng tiles? Ako po ma. Ay, nagbitok na. Sa init po. Yun. Ang linis. Tapos dito, Buboy, baka pwede mong i-ano ngayon? Ano po? Eto. Pipinturahan? Oo, yun o yung ano, barnis. Opo, ma'am. Para makita din nila kung paano ka mag-ano. Simulan mo lang magpintura. Dito. Magpintura. Oo. Pero nakain na kayo? Hindi okay pa. Na. Sige po, ma'am. Kumain mo lang kayo. Mamaya na po, ma'am. Mamaya na po. Oo, bahala kayo. Sige. Okay po, ma'am. Okay lang po. Oo, bahala ano po kayo. Di ba, kailan bubuto? Ikaw, ma'am. Ha? Sabay-sabay tayo, ma'am. Hindi na. Yan yung ano. Kayo, ma'am. Baka gusto niyo kumain. Yan, Buboy. Hmm? Ito yung barnis pong lang. Ano, brass lang. Barnis. Barnis lang. Oo. Lalagyan po ang hinahanap ko. Lalagyan? Ano yan? Yung baso mo baga? Wala ka ba? Dapat may ano ka yan. Yung hindi ginagamit na ano. Baso. Ito yung ano yan. Wait lang. Maganda nga ito, ma'am. Dito ko ilagay yung TV ko. Oo. Diyan? Nandito po yung aking sofa. Oo. Ano po, ano? Uh-oh. Maganda po yan. Tapos, padating may natin yung, ano yung, na, yung higaan. Ay, yung higaan namin. Oo. Tapos higaan may kayo para din, Roboy. Salamat, ma'am. Oo. At nakaka mayroong lamesang maliit dyan, ma'am. Pag nahiga, nakanood ng TV, kain-kain chichiria. Sino mahilig ba ng chichiria? Si Buboy? Bangus, ma'am. Yung bangus. Si Buboy palang mahilig sa chichiria. Tapos lagyan ko dito ng mga picture ng mga anak ko. Yan. Okay. O, samaan. Yan para maging natural lang dito, ano, Buboy? Opo. Natural yung ipalaminit ko yung mga picture nila. Oh, make-up na, nanay. Make-up, dito na. Saan, ma'am? Dito na? Ikaw, dun sa kusina. Hindi, bahala kayo kung gusto niyo dun sa kwarto. Mag-umpisa. Dito mo na mag-umpisa para ano. Ah, sige po. Paloon. Tapos na! Kababayin lang.
pang ano nyo ah, ulam. Ulam, tapos yung anong kailangan nyo na. Papa na. Para ano, yun kita na. Nasaan na yung ano dito. Andami pati oh. Sinakbak ko na siya kahapon, ma'am. Yung bigay. Ah, okay. Kasi oo. Ano. Yan, 1K. Bigyan natin pang ano si nanay. Pang bili po ng ulam. Merienda. At merienda. Oo. Pero may pang merienda pa naman po kayo dyan, ano? Meron po. Yung dala ko kahapon na isang box, diba? Pero pag ano, kailangan niya ng ulam, syempre nagluluto ito pa po, naman. Ito po, ulam. Bigyan mo na lang si Foreman ng pang ulam niya, mm-hmm. No? Pag ano, so, yun. Sige, salamat sa ano yun, oh? Gagamba. Ay, gagamba. Ay, malaking. Lama. Patayan kay Marcos pag nahirap niya. Takot sa ganyan ay. Okay. Nakagat na siya ng ganyan. Kaya ano. Mm-hmm. May ano rin naman po kasi ang gagamba. May kamandag. May kamandag din ano. Mm-hmm. Kaya kapag nakagat. Dito mo pala ilalagay yun. Sakto, 32 inches. Kaya dapat nananamin niya ni Foreman eh. Sabi ko dito mo lagyan ng TV ha. Supatan mo. Ano nga po, Foreman. Ganito bang kalaki ate? Hindi, ganito lang kalaki. Oo. Kaya may TV na tapos kayo nandito, dito. Nandito yung sopa. Mm-hmm. Habang nanunood ka, magkain-kain ka ng bangus na chichiria. Minsan nga ma'am, pag gabi, dito ko, minsan kahit ako lang mag-isa, dyan ako tumatambay. May upuan ako dyan, tapos nagtitingin-tingin lang ako dito sa loob, parang ini-imagine ko lang kung anong kung masarap ba sa pakiramdam na maayos na itong ano. Yung tahanan niyo. Hindi ka, pag tumingala ka, hindi mo na makikita yung langit. Bakit dati ba? Doon po sa loob. Pag manyan ka, kita mo yung palapa nung ano. Nang nyog. Kakatakot din ano, kasi nyog yung makikita mo siyempre pag bumagsak yan. Doon nga po, nandyan pa yung anak kong babae. Tapos pumunta po yun ng bayan. Kami lang tatlo po dyan. Yung bunso at tato. Sabihin po nung anak kong bunso ay, Mama, anak ka ng butas. So nakita ko na yung dahon ng nyug. Kita na daw. Sabi, asaan ba? Andang pagkakitang kita na yung puno, yung dahon ng nyug dyan. Ngayon, wala na kayong masilipan at kisami na po. Kisami na yung nakikita nyo, buboy, nanay. Kisami, tsaka yun. Tuwang-tuwa din po ako sa nangyari sa inyo at congrats ngayon pa lang. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. At congrats din sa inyo, ma'am. Dahil sa pagtulong nyo sa amin, kaya naman kami meron din nito. Ito yung accomplishment din na gustong-gusto kong mangyari sa mga tinutulungan ko. Siyempre, yung ganito. At magkaroon ng hanap buhay para naman mabago yung buhay nyo. Ito yung ano namin ay target, yung mabago yung buhay ng mga gagaya nyo. Apo. Oo. Kaya nagpapasalamat din ako talaga sa Panginoon, unang-una sa ating sponsors at viewers. Apo, kasi kung wala naman din sila, wala. Siguro hirap naman na ano magkaroon ng ganito. Ano po? Oo. Ayan, ito ang ganda ng bintana ni nanay. Oh, yung mga request nyo na bintana, huwag na kayong ano, ito na, aesthetic po ito. Pipinishin na lang. Ano to, parang yung ngipin ni nanay, nanay Maribit. Bungal-bungal. Hindi, magkakaroon ka din ng ngipin nanay. God's will, magkakaroon ka din buti, ito. Buti nga po, pinalagyan yung bintana dyan eh. Kasi pag dyan ako natingin, ako yung naaaliw po. Parang nakakawala ng respect, yung ganun po. Pag nakikita ko yung bukid dyan. Oo. Ang ganda eh, pag lalo yung maginhawa. Ay, oo, yung bukid dito. Maanta talaga. Malilibang ka rin pag... Yan po pag... Lalo mo wala na yung siyap dyan na ano. Ipatanggal mo na yun, nanay. Apo, ma'am. Ayos po, ano? Apo. Oo. At magawa na ng bago. Ipatanggal na. Sige, ngiti ni ano, ni Buboy, nanay. Huwag muna ngayon, ma'am.
para medyo magamit pa rin naman namin. Oo, ayaw, para po po ito na yan. Ayaw nga po, ma'am. Kaso takot mag-isa, ma'am, dyan. Paano yun? Sinasamahan mo? Hindi, dyan o gwardiya, ma'am. Ay, girl. Nandiyan na isa. Hindi naman, ma'am. Kumbaga, dati kasi mahilig kami mag-kwento-kwentuhan dito nung mga kapatid ko. Nang kababalaghan? Oo, oh, yung isang kapatid ko, lalo yung bunso. Mm-hmm. Nung nakaraan, sabi niya, Kuya, may nakita ko dyan. Sabi niya. Hmm? Mm-mm. Kuya, meron akong nakita dyan na ano. Meron nga? Bata, sabi niya. Eh, siyempre, ako naman po. Hindi naman po takot sa ano, hindi naman sa takot. Kumbaga parang, iniisip ko, baka mamaya nandun na sa likod ko. Mm-hmm. Ano doon? Baka nga sakali meron. Nay, lalaki bagay ito talaga? Sasabihin niyan, ma'am, sa akin. Ma, ano? Kuha ka naman po, umupo ka dito, ha? Diyan ka na, huwag matiarap ko. Nay, lalaki ito, si Iboboy? Hindi ko alam, baka ba din yan. Ay, hindi, matakotin lang at syempre may baka ba din yan. Oo. Eh, ano? Kasi ma'am, minsan mapansin mo, ang upo niyan, parang ano, laging upo na. Ganyan-ganyan yan lang siya. Ganyan yung paa niya? Oo, ganyan po yung maupo. Hindi, ganyan talaga yung dyan na na-adapt niya. Na-adapt niya yung gawain. Nakuha niya po, ano? Tatay niya. Oo. Ganyan lang po talaga ang mga, dyan. Yung nakikita ko yung butas doon, oh. Opo. Oh, ay, kasalaran po niya. Oo, oh, bulkasin. Lagyan na rin yung bulkasin po. Natanggal din kasi yung ulo niya. Pwede din bubble gum. Opo, ma'am. Pwede, ma'am. Mawawala lang yung kapit nun. Sige, magpala muna tayo at yung mga viewers at 9% na lang itong camera ko. Medyo nasisira na ng bait tong camera. Okay po. Salamat po sa mga viewers tsaka sa sponsor na hindi nakakalimot sa amin. Salamat po ng marami. Parang dilim dyan. Robay dito pa. Siyempre sa ano po, sa inyo po, ma'am. Salamat din po ng marami. At hindi naman namin ito matatamo kung wala naman kayo. Yun po. Walang ano man, Buboy, si God ito nagbigay ano lahat. Kaya sa kanya tayo talaga magpasalamat. At syempre, pag-pray natin na tuloy-tuloy hanggang matapos itong pabahay. Opo, ma'am. At kailangan mo ba ng kasama magpintura dito para matapos na? Si Kuya, ma'am. Marunong yan. Hindi, may ginagawa. Wag ah. Kung may gagawin siya, yung CR gagawin niya na habang inaantay yung kahoy, gagawin na yung CR. Tapos ikaw naman, magpipintura. Magpintura, kasama nung, kukuha ka ng kasama mong magpintura. May alam ka? Wala akong alam dito, ma'am. Alam ko si Kuya lang. Oh, okay. Sige. Ayan, Nay. Paalam ka na sa mga viewers mo. Paalam. Ito ka at... Magpaalam. Magpaalam na sa mga viewers. Ay, nagpapasalamat ako sa mga viewers na tumutulong sa amin at sa shout out ko rin ng mga To Review Family at din nila na kakalimutan na sumubaybay sa vlog namin. Ayan, nabati ko na kayo ha, mga To Review. At salamat po sa mga tumutulong. At yung lahat ng tulong na ibinibigay niyo po sa amin ay pag-iingatan po namin at pagyayamanin para hindi naman po kayo maan sa amin. Kung meron man po kami na hindi na nagawang mali, pasensya po. Sorry po. Thank you so much sa lahat ng sponsors, viewers, at syempre sa lahat ng subscribers. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe niyo po yung ating, yung ating YouTube channel. At pindutin nyo na din yung ating ring bell button para naman ma-update kayo sa ating mga susunod pang mga vlog. At abangan nyo po yung mga susunod nating mga beneficiaries kagaya nila nanay. At may ano po tayo target na scout ngayon, ngayong araw din po. At sa lahat ng nanay, happy Mother's Day po. At ano na po bukas, Mother's Day, ayan. Thank you. Happy Mother's Day, nanay! Happy Mother's Day sa lahat ng nanay, syempre sa nanay ko, sa mama ni Agom, ni Mister, at sa lahat ng tiyahin namin. Happy Mother's Day at sa lahat ng nanay dito sa buong mundo. Happy Mother's Day at sa lahat ng viewers. God bless po sa inyo lahat. Mag-ingat po kayo palagi.